Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunod. Hello everyone, welcome back to my channel at magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kami ng Pangarap. Dito nga habang nagkukwentuhan dito sa kanto itong si Arman at kasamang kanyang mga kaibigan ay nabanggit nga itong ni Arman dito sa kanyang mga kaibigan na itong si Dr. Carlos Benitez daw na nakabili ng bahay ng kanyang tiyuhin ay mayroong kasamang babae na nagngangalan ng si Lynette at sabi nga nitong si Lynette sa kanya ay tulungan siya nito para makatapos dito kay Carlos Benitez dahil nga ay sinasaktan siya nito. At ito namang narinig ito nitong si Harry dahil nga papunta nga siya doon sa bahay ng tinutuluyan nitong si Dr. Carlos at nitong si Lynette dahil nga nakwento sa kanya at nasabi sa kanyang tiyuhin na maaring doon nga tumuloy itong kanyang dading si Carlos Benitez kasama nga itong si Lynette. At itong si Harry ay lumapit nga dito sa nag-uumpukang mga kaibigan nitong si Arman at sabi niya nga dito kung totoo ba yung sinasabi nitong si Arman dito sa kanyang mga kainuman at kaibigan. At sabi nga nitong si Arman ay yun ang sabi sa kanya nitong babae nang makalabas ito ng gate at humingi nga ng tulong sa kanya. At sinabi nga nitong si Lynette kay Arman na gusto niyang samahan siya nitong si Arman sa pulis para isumbong nga itong si Dr. Carlos Benitez na kinidnap nga siya at sinasaktan siya nito. At samantala itong si Lynette naman ay nakikipagtalo nga dito kay Dr. Carlos Benitez dahil nga ay sabi nitong si Lynette ay hindi maitatago nitong si Dr. Carlos Benitez ang kanyang kasamaan at matutuklasan din to at maaaring makulong nga itong si Dr. Carlos Benitez. Ngunit itong si Dr. Carlos Benitez ay sinaktan itong si Lynette at iginapos nga itong si Lynette at patuloy na sinasaktan itong si Lynette dahil nga ay nagagalit na siya dito kay Lynette dahil nga ay sa mga sinasabi nitong si Lynette dito kay Dr. Carlos Benitez na isa nga masamang tao itong si Dr. Carlos Benitez at isang mamamatay tao na hindi dapat pagkatiwalaan at pagukulan ng pagmamahal at sabi nitong si Lynette. At ito naman ang kinakagalit nitong si Dr. Carlos Benitez at nagawa na nga saktan itong si Lynette habang si Lynette ay nakagapos sa loob ng kwarto na yon. Samantala itong si Giselle naman ay sabi niya nga dito kay RG Tanyag na kailangan na nilang mag file ng kaso dito kay Dr. Carlos Benitez dahil nga ay sa matagal nang nawawala nga itong si Lynette at kasama na din itong si Carlos. At sabi pa naman itong si Dr. RG Tanyag na kailangan na talaga nilang mag file ng kaso ng at kumuha ng isang detective para mahanap nga itong si Lynette at kasama na din itong si Dr. Carlos Benitez. At isinangguni naman itong si Justin na tutulong siya sa paghahanap at meron din siyang kontak para hanapin nga itong si Lynette dahil nag-aalala din siya dito. Samantala, nakarating na nga sa bahay nitong si Dr. Carlos Benitez itong si Harry at doon nga ay kinakausap na itong si, tinatanungan itong si Harry itong si Dr. Carlos Benitez kung nasaan ba itong si Lynette at patuloy pa rin sa pagsisinungaling itong si Dr. Carlos Benitez ngunit narinig nga nitong si Harry na merong nga nahulog sa taas at ito nga ay kagagawan nga nitong si Lynette dahil nga na alaman niya na dumating nga itong si Harry at para malaman itong si Harry nandoon ang kanyang kalagayan ay pinili talaga nitong si Lynette na tabigin ang isang bagay at itapon ang isang bagay sa lapag para mabasag yun at para umagaw ng pansin itong si Harry at matulungan na nga itong si Lynette mula sa pagkakabihag at pagkakagapos sa kanya nitong si Dr. Carlos Benitez. So ito guys ang pakakabangan natin sa Abot Kami na Pangarap kung may liligtas na nga kaya nitong si Harry itong si Lynette sa kamay nitong masamang tao at mamamatay taong si Dr. Carlos Benitez. Maraming salamat po sa pagtutok at panunood ng aking mga video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel at magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. God bless us all po.